Dreams. According to Sigmund Freud's theory, dreams reflects our unconscious desires, thoughts, and fulfillments. Ang daming representasyon ng panaginip. Pero sabi nila, ang buhay ay parang isang panaginip. Puno ng sorpresa, binubuo ng maraming misteryo. Sa kasagsagan ng ating paglalakbay, maraming pangyayaring inaasahan at di inaasahan. Dahil sa panaginip, maaaring maging masaya o masalimuot ang kwento. Lucy? Lucy anak, gumising ka na. Lucy? Lucy? Anak? Anak, kanina pa tumutulog yung cellphone mo. Anak, gising ka na. Tumayo ka na dyan para makapag-amusal ka na. Opo, tay. Tayo na anak. Opo. Hintayin ka namin doon ha. Umayo na tayo. Tulad ng panaginip na bigla kang magigising na lang. Magigising sa katotohanan na kailangan mong harapin ang mga ito bilang tanda ng mga pagbabago sa buhay mo. Na ikaw mismo, kailangan mong baguhin ang ikot ng mundo mo. Miguel, tama na. Huwag niyo na ako ipag-abuhon. Hindi, Lucia. Kung kailangan namin humanap ng anak mo ng kahit dalawa o tatlong trabaho, pagsasabay-sabayin namin para lang gumaling ka. Hindi, gagawin natin lahat, Lucia! Ayan! Gagaling ka, Lucia! Bitawan niyo na ako! Nakikiusap ako sa'yo! Hindi! Bumabing iyaw ng anak mo! Nakikiusap ako! Ayan! Kung kailangan namin maghanap ng dalawa o tatlong trabaho, pagsasabayin ko kung kahit na sila ako matulog, Lucia! Lucia! Nandito kami ng anak mo! Ako! Si Lucy! Hindi ka namin papabayaan! Kami ang bahala sa'yo! Gagaling ka, Lucia! Gagaling ka! Hello po. Hello, good afternoon. Is this Ms. Lucy Hernandez? Yes po, this is Lucy Hernandez speaking po. This is from Somnium Agency. We are glad to inform you that you passed your interview and hired as a private nurse. Thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At minsan, mapaglaro nga naman talaga ang tadhana. Miss! Nandito ulit ako? Nanaginip ba ako? Sino ka? Ako si Sid. Nandito ka sa mundo ko. Isang taon na ako nandito. Ikaw, sino ka? Ano ginagawa mo dito? Ako si Lucy. Hindi ko din alam bakit napunta ako dito. Maganda naman pala dito sa mundo mo eh. Payapa. Walang problema. Sana dito na lang ako. Pwede naman. Samahan mo ako? Tara, pakita ko yung mundo ko. Narito ka sa mundo na tila walang hanggan ang kasiyahan at walang puwang ang anumang kalungkutan. Sa mundong kahit gaano kalakas ang ulan, may araw na titilaw kaliwanag para sa panibagong bukas. Good morning po, ma'am. Ako po si Lucy Hernandez, yung tinawagan po ninyo na private nurse. Good morning, Iha. I'm V. Cyrus, ma'am. Come inside. I'll guide you sa room ng aking anak. My son is in coma. Not so long ago, actually. And as a businesswoman, hindi ko talaga mababantayan lagi ang aking anak sa hospital. Kaya minabuti na lamang namin narito siya sa bahay. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Cyrus is in good hands. Aalagaan ko pong anak mo. Mabuti naman kung ganun. Maiwan na muna kita, ha? I have to attend the meeting with my client. Okay po. Ingat po kayo, ma'am.
Sa ilalim ng kalawakan, pangalan mong isisikaw. Sa ilalim ng buwan ay titigan at tawakan aking kamahay. Isasiyaw ka ng dahan-dahan hanggang di mo mamalayang ako na palang iyong kailangan at gusto mong pamahalaan. Tila'y rosas na balita ko, hindi na sa hospital katrabaho yan. Ay, hello? Paano naman may tatanggap sa nurse na ganyan kung siya mismo yung pasyente, di ba? Mano po, Nay. Kumusta ang unang araw sa trabaho mo? Mabait ba ang pasyente mo? Ako, ma, mabait po talaga at hindi makulit. Nga po pala, nakapaghapunan na po pala ko doon. Hindi na po makakasabay sa inyong tatay. Ah, ganun ba? Sige, magpahinga ka na sa kwarta mo, ha? Panibagong araw na naman ang natapos. Panibagong pagkakataon para makita ka muli. Anong ginagawa mo? Nag-highlight. Huh? Ah, saan? Hina-highlight ko yung mga importante para hindi ko makalimutan. Ano yan? Diba nga sinabi ko, ina-highlight ko ang mga importante para hindi ko makalimutan. Nakakapagod. Nandito ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Bakit? Napaano ka? Napakasaklap ng realidad mo. Nakakapagod. Buti pa dito. Kaya pa. Kaya nga ako yung pahinga mo eh. Alam ba bang hinihintay kita? Nakapagsulat ako ng tula. Talaga? Gusto ba marinig? Mula nang magtugma ang ating mga mata, tadhana natin dalaway na ipinta. Puso, ikaw lang ang ninanais. Kapiling ka sa paraisong kaysaya. Dalangin ko sa puong may kapal, pag-ibigan nating hindi mapapagal. Pag-ibig na kay tamis, walang hanggang nadarama. Chat GPT mo yan, no? Ano yun? Galing dito yan, no? Sa puso ko, Tara, walang halong biro. Salamat. Salamat sa tula. Salamat sa pagmamahal na pinaranas mo sa akin. Seryoso yun, ha? No, kinikilig ka, no? Hindi. Ikaw kinikilig, eh. Ikaw! Hello, Ryle. Girl, hi, kumusta? Teka lang, lalabas ako. Oh, are you sure? Okay ka lang ba?
lang ako. Huwag mong papansinin mo ngayon, okay? Sure ka ba? Wala kang ibang nararamdaman? Sakit ba ulo mo? Kailan ba yung last na bisita mo sa clinic? At least, ano ha? Pa-check up ka and try to visit the clinic again? Yes, Rayray. I really appreciate it. Hindi ko naman pansinin yung mga negative comments doon. Nako. O siya, sige. Basta, huwag mo kakalimutan, okay? Huwag mo pababayaan yung sarili mo. Sige, sige. Okay, alright. Take care. Bye-bye. Si Sida at Cyrus ay iisa? Sid! Sid, nakita kita! Oh, na paano ka? Oh, nakita mo ako dito! Hindi. Sa mundo ko! Hindi! Nakita kita sa mundo ko! Anong mundo mo? Pinagsasabi mo? Isa akong nurse. May pasyente ako. Nakakoma. At ikaw yun. Kaya isang taon ka lang nandito. Kasi nakakomatose ka. Imposible. Paano ako magiging comatose? Hindi. Sid, nandun ka. Hindi ko din alam. Pero inaalagaan kita doon. Buhay ka. Hindi. Matagal na ako mag-isa dito. May naghihintay sa'yo doon. Hinihintay ka ng nanay mo. Ako lang mag-isa dito! Teka lang. Makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Tigilin mo na. Di na ako natutuwa sa pinagsasabi mo, ha? Huwag mo nang guluhin ang nananay may kong mundo! Oh, it's been a while, Lucy. Kamusta ka? Okay lang naman po ako, Doc. So, buti na pabisita ka. Hindi ka rin ba nakakatulog ng maayos ulit? Actually po, nitong mga nakaraang araw, okay naman po yung tulog ko. Masaya naman po yung mga napapanaginipan ko. So tell me more about it. Sige lang, nagikinig ako. Nagumpisa po siya nung naghahanap po ako ng trabaho. Nung una, akala ko, simpleng panaginip lang po siya. Pero nagtuloy-tuloy po yun. Same person, same place. Aware din po ako sa panaginip ko. Masaya po ako dun sa lugar na yun. Walang problema. Wala po akong ibang inisip kundi maging masaya at malaya. Oh, okay. So, based on the assessment, Lucy, you're experiencing lucid dreaming. And I know you're already aware or familiar with that. But I will explain it to you again. So, lucid dreaming is when a person becomes aware that they are dreaming while still in the dream state. So, the dreamer can manipulate or control their dreams as it unfolds. And knowing your case before, what you're experiencing is like a potential therapeutic use, like overcoming nightmares. So, Lucy, still be careful, Iha. It may look good. However, extensive and intense lucid dreaming may overstimulate you. So, it may lead to heighten your stress and worsen your sleep. So, this might resemble nightmare, sleep paralysis, and blur the boundaries between dream and reality, potentially causing anxiety and confusion. Maraming salamat po, Doc. Naku, mama naman! Sinamahan pa akong mag-breakfast. Wow, sarap na ulam. Ikaw ang nagluto, Nay. Anak, Lucy. Ano po yun? Pwede bang makausap kita sandali? Sige po, paano po yun? Ayaw mo bang magpahinga muna? Mag-resign sa trabaho mo. Nakakapagtrabaho pa naman kasi ako eh. At yung ipon ko naman is sabat pa para sa atin. Papa naman, di pa ako ganun katagal sa trabaho ko. Tsaka nagkatrabaho ko para sa atin. Para kay mama. Ayaw mo akong makatulong. Pero anak, ang mama ay... Bakit lang pala? May pasok pa pala ako. Una na po ako pa. Anak. Good morning, Mrs. V. Good morning, Doc. Cyrus' condition is steady right now. He's showing positive improvements. His consciousness might regain anytime soon. Thank you so much, Doc. I'm so glad that you're the doctor of my son. It's my pleasure helping you, sir. Maaalala mo pa kaya ako? Ang mga pinangako mo, hindi kaya mapapako. Handang matulog ng mahimbing, ikaw lang ang makasama. Sa panaginip, may mga pagkakataong gusto mong bumalik sa umpisa. Pero sa huli, kailangan mong ihanda ang sarili mo sa hugupit ng realidad. Lucy! Anak, gising!
Nak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiyak? Ay, paano? Si mama. Anak, matagal nang wala ang mama mo. Matagal nang patay si Lucia. Hindi si mama. At patay na ang mama mo. Makinig ka muna! Makinig ka! Okay? Anak, wala na ang mama mo. Matagal nang patay si Lucia. Okay? Tanggapin mo na, anak. Ako na naawa sa'yo eh. Awa ka sa sarili mo. Wala na ang mama. Tanggapin mo na, Lucy, okay? Wala na ang mama mo! Hindi totoo yan! Pupunta na ako sa butika! Ibibili ko siya ng gamot pa! At dito tayo dinala ng tadhana. Sid! Lucy! I have good news for you. Gising na si Cyrus. Pero teka, anong nangyari sa'yo? Nasaan po siya? Nasa labas. Lucy, anong nangyari? Sino ka? Close your eyes, try your tears, 'cause when nothing seems clear, you'll be safe here. From the sheer weight of your doubts and fears, weary heart, you'll be safe. Stupid things like we were so high, but love was all that we were on. We belong, and all the world will never understand.